lahat, sa mga viewers, sa lahat po ng candidate for baptism, good morning. Mabuti na ba kayo? Okay, good. Ito po ngayong umaga, ito po ang ating orientation, ating po baptism. Makapagawa tayo pumunta doon sa Jack na Bato River. At saka, mas maganda mo nawa natin kung ano ang ibig sabihin ng baptism. Ay, kung manalangin, O Diyos, kapagpala, Ama, maraming salamat po sa mga ganito. Pagpalaan niyo po ang aming orientation sa baptism. Tulungan mo po si Sister Joseph ng mga habol, makarating, on time. Nakatanong po sa sadaan. Pagpalaan po ang aming baptism orientation sa mga ganito. Manawaan po namin itong pinakamahalagang utos ni Jesus Cristo sa mga mananampalataya bago magpapotisma. Ito po aming dalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus. Amen. Sa good morning. So ang bautismo ay utos ng ating Panginoong Jesus. Ayon po sa Matthew 28, 19 to 20. Ito po ang sinabi ng Biblia. Go ye therefore and teach all nations. Pagkatapos ng teaching, pagkatapos maturuan ng tao patungkol sa salvation, tuturuan sila ng baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Bautismuan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang sabi sa Biblia. Mamaya may magwal dyan. So, mahalaga po yung utos ng ating Panginoon Jesus Kristo. Bumayo daw po ang mga alagad ng Diyos, mga disipulo, pagkatapos, turuan ang buong bansa, ang scope ng evangelism, buong mundo. So, ang buong bansa, ang ating bansa, 177 o 198 na. Ang bansa natin. Buong bansa daw po ay kailangan turuan. Pagkatapos silang maturuan na si Jesus Cristo ang tanging tagapagligtas lamang. Hindi po si Mary. Amen? Si Mary po ay nanay ni Jesus sa laman. Pero hindi po siya makakatulong para sa ating kaligtasan. At sabi sa Biblia, siya po ay isang babaeng blessed among dahil ang bunga ng kanyang tiyan ay si Jesus. Pag sabi mong blessed, pinagparasa sa kalagitnaan. Hindi naman abad yung ginamit na preposition, kundi among. Pag sinabi mong abad, mas mataas sa ibang babae. Pero sinabi, nasa kalagitnaan, hindi sabihin pantay po si Mary at ang mga babae kasi tao din siya. Pero ginagalang din natin sa dahil kapatid natin sa Panginoon. Siya lang po yung binirang para maging instrumento na kaganapan ng propesiya na si Jesus Cristo po ay ipapanganak. Pero ang tagapagligtas isa lang. Sabi sa 1 Timothy 2:5, For there is one God and one mediator between God and man. So si Jesus po ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Tama po ang John 14:6, sabi po doon, ako ang daan, sabi ni Jesus, ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang makaparoon sa Ama kundi sa pamagitan lamang ni Jesus. So ang tagapamagitan po is the only the Lord Jesus Christ. Si Jesus Christ lamang po ang makapagliligtas sa atin. Tanda natin, ang good works, yung mabuting gawa, hindi po makaligtas sa atin yun. Ang pagsamba, hindi po makakaligtas. Ang pagpapautismo, hindi po makakaligtas. Para maligtas tayo, number one, sabi sa Acts 3:19, pagsisiya natin ang ating mga kasalanan. Amen? Pangalawa po, Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ. Sumampalataya ka kay Jesus Kristo. Sapat na! Hindi po makaligtas sa atin yung mabuting gawa.
Kung hindi, sumampalataya lamang po tayo kay Jesucristo na ating Panginoon at tagapagligtas. Pangatlo, tanggapin po natin si Jesucristo na ating Panginoon at tagapagligtas. Wala na. Yun lang. Pag tinanggap natin si Jesucristo na ating Panginoon at tagapagligtas, ang ating pangalan na kasulat ng libro ng buhay. So, kailan po tinanggap si Jesucristo? John 20. Natanggap po ba? Natanggap po tinanggap si Kristo? Kalimutan. Pero anong tao? Maalala ba? Kailan mo natanggap si Jesus? Anong tao? Sino nagpatanggap sa'yo? Hindi, sino nagpatanggap sa'yo? Si Pastor ba? Yung Gina? Yung bigay dito pagtanggap? Ako. Ako? Okay, si Pastor Miguel Flores. Anong taon? Last, nakarang taon niya mo? 2 years na. Last year. Ah, buwan na lang, parang tanda natin. Kalagay mo naman yung tinatanggap ko sa kanya. July? Hindi, magtili ka lang date. Walang mga basa ko dito. July na ako. July? Pagkat lang ha. Kailangan natin na urong tayo. Kasi po, malaga yung date. At ibig, natandaan mo ba? Kung ka lang kayo nipad yan, 2018? O 2019 din? 2019 po. Alam na po ang naman tandaan ko, anong fecha po? Palagay mo anong buwan kayo dumating? Tag-init, pag-ulang? Tag-init po eh. Tag-init? Punta tayo sa April? Or March? March 10 po. Ay, natapos po. March katapusan. Okay. Ito na. March 27 o March 30 o 29? March 28 po. Oh, 28. Tama, Luis. Okay, tama, Luis. Tama. March 28, 2019. Kailan ka tinanggap si Kristo? Yan lang ako. March, sabihin niyo po. March 28 po. 2019 po. Very good. Huwag niyo nang kalimutan niya. Kailan niyo po tinanggap si Kristo? March 28 po. 2019. July 28, 2019. Okay, good. Correct? June 20? Okay, good. Salamat. Ngayon, dahil na na-retrieve na po natin kung kailan niyo tinanggap si Kristo, ang date ng inyong baptism, September 12, 2020. Huwag niyong kalimutan yan dahil papagawa po yung inyong baptismal certificate, computerized. O, kalimutan niyo na. March 28, 2019. July 20, 2019. John? June 20, 2020. Good. Ako? August 20, 1999. Nabaptize ako September 9,
1929. O, proceed na tayo. So, ang bautismo, makaligtas, hindi? Hindi, ikaw. Kaya, hindi. Sino makaligtas? Sino po makaligtas sa atin? Mabuting gawa o si Jesus Cristo? Si Jesus Cristo? Okay, very good. Ang mabuting gawa, makaligtas? Jesus. Ang bautismo, makaligtas hindi? Hindi. Hindi, very good. Tandaan nyo ito ha. Ano ang nagugas na ating katalanan? Tubig sa bautismo, dugo ni Cristo. Amen. Dugo ni Jesus Cristo. So, ang bautismo ay unang hakbang ng pagsunod sa Panginoon. Pag nabautismoan po kayo sa kay Inchi, religion. So, ma, pag nabautismoan ka sa born again, religion. Born again, tama? Okay, maya. Ano ka mong usus mo? Pag nabautismoan ang tao sa born again, religion. Okay, sino nagbaptize kay Jesus Christ? John the Baptist. Makasan? John the Baptist. Bam! John the Baptist. Sino nagbaptize kay Jesus Christ? John the Baptist. Oh, John the Baptist. So, ano si Cristo? Baptist. Baptist. Very good. Klapa ka natin. Eh kasi, ang nagbaptize si Cristo, si John the Baptist, kaya si Cristo, Baptist. Amen po ba? Amen. Salamat sa Diyos. Ngayon mo lang nalaman, ano? Eh kasi si John the Baptist ang baptize kay Jesus Christ eh. Kaya Baptist si Jesus Christ. Hindi po John the Alliance. Hindi po John the Jesus Christo. Hindi po John the Latin Dam. Hindi po John the Roman Catholic. Kundi John the Baptist. Amen? Amen. Kaya religion Jesus, ano? Baptist. Baptist! Maliwanag po yan, mga viewers. Binasa mo sa Matthew chapter 3, verse 1 up to 3. Sa verse 1, in those days, John the Baptist, o nakalagay, preached the baptism of repentance. So, ibig sabihin, si John the Baptist ang nag-baptize kay Jesus Christ, ang ibinigay ni Jesus, ng Diyos na authority kay Jesus, is the Baptist, means the baptizer. Ibig sabihin, hindi po yan apelyido. In those days, King John the Baptist preaching in the wilderness of Judea. Sabi niya, saying, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. Ay, imagine mo, kailangan ang repentance. Kaya yung mga inyo na nangaral ng repentance, delikado. So, bago po ang tao mag-baptize, kailangan magsisisi ng kanyang kasalanan. Ano bang kasalanan natin? Maling paniniwala. Ang akala natin, ang kaligtasan, ang pamagitan ng mabuting gawa. Change of mind, ibig sabihin pagbabago na pag-iisip, yun ang ibig sabihin ng repentance, pagbabago ng pag-iisip. Tama? Pagtalikod sa kasalanan at bumalik loob sa Diyos. Yan ang ibig sabihin ng repentance. So ang baptism, ang meaning ng baptism is immersion. Pagbubuhos sa tubig. Yan ang ginawa ni Kristo, pinangako. Matthew chapter 3, sabi nito sa Matthew chapter 3, verse 13. Niyan ay dumating si Jesus mula sa Galilea, papunta sa Jordan, papunta kay Juan. So ang Jordan River ito. So dapat ang baptism sa ilog. Amen? Sa Jordan River. Bakit lang pumunta sa Jordan River? So ang baptism, di kailangan yung wisik-wisik o yung buhos. Bakit na pumunta sa ilog? Tingnan natin. Ito pong sinabi ng Biblia. Ngunit, binawalan si ni Juan at nagsabi sa kanya, ako na po itong bautismuhan dahil pumarito ka sa akin. Sinagot ni Jesus, pahayaan ko na ngayon na matupad ang katuwiran. So para matupad ang righteousness, dapat magpabautismo si Jesus kay John the Baptist. At huwag mo na pong harangan pa. Niyan, nung si Jesus ay nang siya ay nabautismoan, humayo,
humahon mula sa tubig, o humahon. Ibig sabihin, lumusong sila. Tama po. Lumusong si Jesus at si Juan sa tubig. At inilubog ni Juan di Bautista o John the Baptist si Jesus Christ. Amen? Napakaliwanag po mga kapatid. So, napakaliwanag po na ang tamang bautismo ay paglubog sa tubig. Ang tinatawag na scripturally or biblical water baptism. Pagkatapos mong tinanggap si Kristo, kailangan magpabautismo ka sa tubig. Sinabi po sa Acts chapter 2 verse 41. Tingnan natin. Sa book of Acts. Sabi po dito sa book of Acts chapter 2 verse 41. Ito po sinabi ng Biblia po, si Sister Vic. No. 41. Ito po sinabi sa Biblia. At sila'y masayang tinanggap ang salita ng Diyos at pagkatapos ginbautismoan. At sa araw na yun, itinagdag sila sa ilang sila itinagdag? Kasi ba? 3,000. Ibig sabihin, pag nabautismoan ka, magiging membro ka na agad sa church. Halika, sister. Ito ka. Salamat, nagkahabol. Okay. Sister, ito ka lang. Ulitin natin. Ang nag-baptize ka dyan, di-baptize si Jesus Christ, si John, di-baptize. Tama. Ngayon, dito na tayo. Pag nabautismoan po ang isang mananampalataya, automatic, idadagdag siya maging membro ng Baptist Church. Amen po. Amen. So, pagkatapos na kayo ay mabautismoan, ano na magiging reliyon mo? Baptist. Amen. Okay, ulitin ko. Pag ikaw na baptismoan sa born again, ano reliyon mo? Born again. Pag ikaw na baptismoan sa katoliko, ano reliyon? Katoliko. Okay, pag nabautismoan ka sa Alliance, ano reliyon mo? Alliance. O, ang nag-baptize si Jesus Christ, si John the Baptist. Ano yung ito ni John? Ano Jesus? Ay, John the Baptist na baptize. O, ulitin ko. Pag nabautismoan ka sa born again, ano yung reliyon? Born again. Born again. Ngayon, pag nabautismoan ka sa INC, ano yung reliyon? O, ito isa ni Cristo. Pag nabautismoan ka sa Alliance, ano yung reliyon? Alliance. O, ang nabautismo sa kay Jesus, John the Baptist. Ano rin yan ni Jesus? Baptist. Amen? Bago pa rin ito ah. So, Baptist. So, kapag nabautismoan kayo sa Baptist, anong reliyon nyo? Anong tamang reliyon? Baptist. Ano? Ano ang tamang reliyon? Baptist. Kasi po, sa Baptist Church kayo ba baptized? Tama hindi? Napakaliwanag naman ako. Napakaliwanag. Ngayon mo lang nalaman na. Hindi tayo born again. Tayo ay baptist kami. Kasi ang pinadala ni Jesus Christ na nag-baptize kay Jesus Christ na dyan di baptist. Amen? May camera tayo sister, oh. May camera tayo. Okay na. So, ang nag-baptize kay Jesus, si John, tama. Paliwanag ko. Pag kayo na baptismoan sa baptist, ano naman yun nyo? Baptist na po. Hindi po born again. Amen. So sa Biblia, ang religion ni Jesus, born again or baptist? Baptist. Baptist. Clear na tayo doon? Apo. Proud pa kayo magiging baptist? Amen. So, sino makapagkita sa atin? Jesus Christ. Okay na? Ang nagligtas sa atin, sino si? Jesus Christ. Anong gagawin para maligtas? Sumampalataya kay Jesus Christ.
tanggap pagbawal konsisyo ng kasalanan at saka tanggapin si Jesus Kristo. Ngayon may tanong ako, pinaka-importante po na kagot na po natin kanina yung tanong na ang bautismo hindi mo kaligtas sa atin. Tama po. Halimbawa, di ba tinanggap mo si Jesus Kristo? Matanda mo ba kung kailan mo tinanggap si Kristo? Ibig sabihin, hindi ka nakasunod dati. Oh, sige. Sister, salamat. Ngayon, sister, sabi naman sa Biblia sa buong chapter ito, pagtanggapin mo si Jesus Kristo na yung Panginoon ka na sa lintas, pwede ka na mabautismo ang pagkatapos. Kasi sabi naman dito, oh, at sila ay masayang tinanggap ang salita at ginbautismoan sila. At ganun din araw, dinagdag sila 3,000. Ibig sabihin, para naging ganap ng Kristiyano, naniwala ka ba na si Kristo na matay sa Diyos? Naniwala ka ba na si ang dugo ni Kristo yung nabilis ng ating katalangan? Very good. Naniwala ka ba na si Kristo na matay, nilibing? Hindi sa sinunog? Good. Nilibing, pagkatapos ng araw, tatlong araw, muling? Very good. Ngayon, ang gagawin natin, naniwala ka ba na makasalanan ka? Very good. Sabi sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Si Jesus Cristo namatay para sa ating kasalanan. At ang gagawin natin, magsisi ng ating kasalanan. Di ba ibig sabihin ng magsisi? Yung pagbago ng pag-iisip. Yes, pagbabago ng pag-iisip. Pangalawa, talikuran ang kasalanan. So, ang pagmumura, kasalanan hindi? Kasalanan. Kung mula ngayon, huwag mo na yung magmura. Amen. Amen. Ang pagsisinungaling, kasalanan hindi? Kasalanan. Kung mula ngayon, huwag na kayo magsinungaling. Amen. Amen. So, ang pang-api, kasalanan hindi? Kasalanan. So, huwag na tayo mag-api. Amen. Para tayo mag-api, huwag na tayo mag-api. Ngayon, pag hindi ka nang pato ng Biblia, kasalanan hindi? Kasalanan. O, magbasa tayo ng Biblia. Pag hindi ka nalangin, kasalanan hindi? Kasalanan po. Pag hindi ka makapagsimba, kasalanan hindi? Kasalanan. Kasalanan, simba ka lagi. Amen? Amen. Napakaliwanag po. Pero, good news, ang nagbayad ng ating kasalanan, Jesus is. Amen. Ang Jesus sa cross, para ating kasalanan. At kapag tinanggap mo si Jesus Cristo, sumapra tayo sa Kanya, baguhin niyang buhay mo 100%. Hindi natin kaya pag-uhin natin ito. Ngayon, sister, handa ka ba pang tanggapin si Kristo? Amen. Amen. Hindi pato mo kamay mo. Itikyan mo na pato mo. Sumunod po sa atin. Panginoong Diyos, maraming salamat po. Maraming salamat po. Sa umaga na ito, nako po ay makapag-desisyon. Na isuko ang aking buhay. Sa kay Jesus Kristo na aking Panginoon at tagapagligtas. Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Ako po'y sumampalataya sa inyo na ikaw ay isang Diyos, nagpakatawang tao, namatay sa cross, sinilibing, pagkaraan 3 araw, ay muling na buhay. Ako po'y sumampalataya sa iyong buong puso, sa aking buong puso, buong kaluluwa, buong kaisipan, at buong lakas. Tinatanggap ko po kayo sa aking puso na aking personal na tagapagligtas. Binabalik ko po sa inyo ang aking hiram na buhay. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. 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 Ngayon na sinukong mo ang buong buhay mo, di ba? Dahil sinukong mo ang buong buhay mo, ito yung simula ng bagong buhay. So ang bautismo, hindi po makapagligtas sa atin. Ang bautismo ay simbolo ng kamatayan ni Jesus Cristo, pagkalibing,
at muling pagkabuhay. Hindi ba? Opo, ulit tayo ha. Okay. So, simbolo po ang bautismo. Ang tubig ng bautismo hindi po makawas. Okay. Maraming nagtuturo na ang bautismo daw makalinis ng kasalanan. Mali po. Ang bautismo hindi po makahugas ng kasalanan. Ang bautismo ay nagsisimbolo kapag tayo lumuog sa tubig, nagsisimbolo na tayo pa na matay sa ating kasalanan. Pag ginihalo tayo sa buong tubig, tayo ay nangangawalugan na tayo ay muling nabubuhay. Ito yung natawag ng born again. Yung born again, ipinanganak ka muli sa buhay. Ang iba kasi yung pagkapangaral nila, pag nabautismuhan ka born again, mali. Sa Biblia, kahit hindi ka pa nabautismuhan, naborn again ka. Ibig sabihin, namatay tayo sa kasalanan. Noong tinanggap natin si Kristo na ating Panginoon ng tagapagligtas, doon nagsimula na tayo nagiging born again. Amen? Amen. Amen. So ang tawag sa atin, born again din. Pero ano klaseng born again? Born again Baptist Christian. Amen po ba? Amen. So ang tamang religion Jesus ay? Baptist lang. Kaya po mga kapatid, kasi nag-baptize sa kanya si John the Baptist. Pero kung sinabi ko, John the Alliance, Alliance siya. John the Suriano. John the Suriano. John the Manalo. Di ba? Pero nag-baptize sa kanya si John the Baptist. Kaya Baptist si Kristo. Kaya iba kung hawakan yun? Amen. Amen. Salamat. Pag nabotis po lang kayo, baptis na kayo. Amen po. Amen. Handa po na ba yung tagapin? Opo. Iba ka pagdating pa lang, papasok pa sa katoliko. Amen. Amen. Kaya ba, nananaan po? E pastor, may binyag doon sa katoliko, pwede ba kang pumasok? Pwede naman kayong maging hinong-hina. Maganda na lang kayo sa bahay, pero kung pumasok sa simbang huwag na, amen po ba? Amen. O, namatay ka saan ba? Sa born again o sa Baptist? Sa Baptist. Baptist tayo. Baptist, Baptist, patuloy! Amen. Tayo mag-pray. Panginoong Diyos, maraming salamat po. Pinupuri po namin kayo, pinapasalamatan. Samahan niyo po kami sa tubig ng bautismo. Doon po sa biyak ng bato, river. Tinatay niyo po kami, pagpalain ng panahon, pagkatapos ng baptism, kayo po ang maitaas aming buhay. Samahan niyo po kami, puspusan niyo po kami ng Banal Espiritu Santo. Ito po ang dalangin sa matamis na pangarap ng Jesus. Amen. Lahat ng sabi lang? Amen. 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 Brother CJ, takusin mo na. Puti. Puti lang puso natin. Amen. Hindi po kasi ganun sa